So Abe, what we have here is an old school sports sedan and very exciting. This one is the 2000 Rally Art Mitsubishi Evolution 6.5. Pero nice ko munang pasalamatan ang ating brother na si Ron J. Oitesa dahil siya ang nag-allow para magkaroon tayo ng filming sa first Mitsubishi na review sa ating channel at high performance pa dahil this one pinaka-importante sa larangan ng Evolution. Kung wala ka pang idea, nanalo nga pala ito noong 1999 driven by Tommy Mäkinen. Sino nga ba siya? Siya lang naman ang third placer when it comes nga pala sa World Rally Championship na ngayon nasa GR na siya, Toyota Gazoo Racing. Pero ang pag-uusapan natin, ano nga ba ang importante dito? Because magkakaroon tayo ng walk around, ano yung Easter egg niya, kung ano ang interior feature niya, at kung hindi mo rin alam, out of 2,500 units worldwide, ito nga pala ang ika, 1,850. At baka wala ka rin idea na 3 years from now, magiging classic car na siya. This one is designated sa heritage ni Tommy Mäkinen, kaya siya naging 6.5. Kaya naman, samahan niyo ako kaswabe, sit back and relax. Alamin natin ang pinaka full history ng Evolution 6.5. Let's begin! So Abe, let's begin the walk-around review. So, umpisaan muna natin lahat yung mga body panel niya. We have the bonnet, aluminum ito kaswabe. And you have the heat extractor niya. Siyempre, kailangan ng hangin because may usapang turbo pagdating dito sa ating Evolution 6.5. And siyempre, dito yung intercoolers, you have fog lamp. Napakaganda because this one has that exclusive na side decal. Siyempre, Tommy Mäkinen edition lamang ito. And yung mga option mamaya pag-usapan natin. You have the white 17-inch na NK wheels. Ang importante dyan, naka Brembo brake calipers tayo. So, specially tuned nga pala ang lahat ng mga dampers natin. You have the turn signal. Kung makikita mo, meron tayong 4 doors kasi sports sedan nga. Diba? Meron tayong moonroof dito. Kung titingnan mo yung side profile niya, medyo mas nakaangat dito sa kanyang front end. Tama? Nakikita mo yung space dyan and pag makikita mo rito, wide nga pala yung rear natin na fenders, flared yung style niya. Okay, dito, ayan, yung mga vinyl, syempre Mitsubishi Motors, you have the Rally Art, ito yung tinatawag na high performance division ng Mitsubishi na ginawa nila pang mga off-road na racing or basta anything. Kumbaga sa Toyota, yan yung GR, sa Nissan is the Nismo and etc. Okay, alam nyo na yan. So, dalawang level ang ating rear high wing, specially made ito, syempre para sa Tommy Mäkinen na edition. You will see, ito yung decal nga pala para malaman mo, and the Lancer font, it's red and black. Okay, so you have a single pipe dito sa left side natin. So what are you waiting for? Check naman natin kung ano ang kanyang interior. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit ng Evo 6.5. Pag-usapan natin, syempre, yung special edition ng mga Recaro seats natin. Malalaman mong this is the most important sa Evo kasi Tommy Mäkinen edition, Recaro, nakalagay dyan. And napaka-comfortable nito kasi as a passenger, kanina dito ako nakaupo. Pero may kita mo yung edad niya ng konti. May mga slight na faded dito sa clothing material niya. Pero alam ko, pwedeng i-restore yan or papalitan ulit ng Tommy Mäkinen edition natin. You have a sunroof, pwede mong ibuksan ito and pwede natin i-tilt. So hindi po siya moonroof kasi pag sunroof at least natitilt natin. Lights are working good. You have the rear mirror, mechanical handbrake, 5-speed manual transmission. So we have 3 pedals doon. May mga details lang ng rubber syempre para kumapit sa paanan natin. This is your climate control na medyo may pagka-McLaren yung style niya. Pero syempre, this one is an old school. You have the radio and meron kang ano to, wireless charging, biro lang.
Anyway, syempre airbag natin, glove box, and the instrument cluster are all basic gauges naman. It's analog. The top speed na nakalagay doon is 180, pero mas mataas ito. I think this is more than 200, pero later na natin pag-usapan yung powertrain specs niya. The red line is 7,000 up until 9,000 RPM, and this is para sa 6.5 Evo Tommy Makinen Edition, Momo na leather wrap 3-spoke steering wheel. Ito rin, leather shifter with red stitches. Alam na alam mo na pang performance, di ba? And ito, yung seats is actually 4-seater, pero syempre Pilipinas tayo, pwedeng abutin ito ng 5-seater. Ang door panel natin, medyo faded lang ng konti, pero pwede pa rin i-restore ito. I think this is all suede, and nothing too crazy. Basta ang pinakamapapansin mo kaswabe dito is yung racing bucket seat natin na Recaro na super comfy, kasi as a passenger kanina, kaya kong magtagal dito even on on-road na performance or pang everyday use. It works pa rin kaswabe. So, punta naman tayo kung ano ang kanyang powertrain specs. Kaswabe, ito na yon. Inside the ribcage of this Evo 6.5, lahat po yan ay bone stock. Wala pang binago dyan, kaya sariwang sariwa. Fresh meat pa ito. This is a 2.0 liter turbo inline 4-cylinder. Ang pinaka horses nito ay 276, 280 PS. Pero ayon sa mga eksperto, syempre nagkaroon lang sila ng gentleman's agreement na hindi pwede mag-exceed sa 280 PS. Pag dinino mo ito, abot siya ng 300 horses. Okay, 373 Newton meter of torque. Ang 0 to 100 na performance nito, kaswabe, ay 5 seconds. Isipin mo, that's year 2000, pero 0 to 100, it's like my V6 Camaro. Okay, mas mabilis pa nga ito eh, kasi 5.0, yung sa akin nasa 5.1. At ang pinaka yummy na feature nito, kaswabe, this one is a 5-speed manual transmission and all-wheel drive, kasi pang World Rally Championship ang ating caliber. Pag lahat naman pinuno mo ang kanyang fuel capacity, aabot ka naman ng 50 liters, and the curb weight nito, kaswabe, is around nasa 2,900 pounds. So wala tayo masyadong pag-uusapan rito, kaswabe. This one is for chassis stiffness, and meron siyang technology na quick steering. Then eto naman ang pinakakanyang insulator, aluminum hood. So ano pang inaantay natin? Check natin kung ano naman ang exhaust. Okay na. Introducing Atosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk, kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum, na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe.
Kaswabe, syempre, usapang JDM, alam nyo naman na konti lang at napakaliit lang ng knowledge natin pagdating dito. Pero kasama natin ang owner, si Brother Ron J. At kukwentuhan niya tayo about sa Evo 6.5 Tommy Makinen Edition. So, Brother Ron J., welcome sa ating channel. Sabi ka. Hindi, tanungin lang natin, what made you decide bakit meron ka nitong Tommy Makinen? Kasi, special edition eh. Isipin mo, ilan lang ang meron nito, lalo na yata here in the Philippines, di ba? Yes, oo. Mm. Kukunti lang ang meron dito sa Pilipinas, no? And the reason kung bakit ko siya nagustuhan is, syempre, 90s boy tayo, no? At una, nagkakunta ako. Mm-hmm. Ito talaga yung hinahanap ko dahil nga sa rare na siya. Oo. So, konti na lang talaga yung nagbubuo ng ganitong original na Tommy Makinen. Tsaka, would you believe ka, Suabe, sa lahat ng, ayun nga, sinabi ko kanina, Mitsubishi ang pinaka napunta pa sa atin, no? Yung pinaka-special. Yes, oo. At yung one of the most important na Evo version. Ngayon, gaano ba ka-importante ito? Siguro tinatanong nila, magkano ba ang presyo nito or value nito ngayon? Kasi, di ba, ilang years na rin. Value na siya eh. As of now, 22 years old car na siya, no? So, 3 years na lang, classic. Oo, ayun nga yun. And then, parang ito yung commemorative card ni Tommy Makinen. Mm-hmm. Pagkatapos niya mag-champion ng 4 na beses. Tapos, yun nga, onti na lang siya, 5. Mm-hmm. And then, ang pinaka-rare na color kasi is pula. Itong pula? Yes, oo. Sa lahat ng ano to, yes, Tommy Makinen na edition? Yes, oo. We have 5 variants eh, no? Okay. The red, which is yung konti lang na nilabas. Mm-hmm. White, blue, black, and silver. So, pinaka-onti dun yung kulay pula. Wow, nakita mo yun, nakuha pa natin. Magkano na ang value nito? Kasi nakita ko sa US dollars, nasa $60,000 to. Pero syempre, alam natin, iba ang usapan pagdating ng Pilipinas, yes, eh, di ba? Totoo. Bali, ang fair price range niya worldwide, nasa mga 60 to 100. Okay. Well, depende yun sa condition, syempre. Condition. And then, merong isang nabenta, I think mga 2020-2021, $204,000. Grabe, magkano na yun? More or less, mga 10 something. Mga 10 million, no? So, kumbaga, pag kumuha ka ng Tommy Makinen, it's for parang collectibles, yes, na ito. Collectible. For keep na talaga. Yes, so, collectible na talaga siya. Pa. Paano pag ano, gusto mo yung mag-bargain raw na kaswabe? Depende sa usapan. Depende kung pagkakasunduan. Kasi as of now, no, you have to import itong may Makinen sa ibang bansa. Oo. So, hindi ganun kadali kahit meron ka. Oo. Hindi, tsaka, actually, yung minamaneho natin to kanina, actually, papunta tayo ng roof deck. Talagang yung mga naka-JDM rin na sakyan, nakikita ko, mahabol yung tingin nila eh. Talagang nababali yung leg nila eh. No? Nagkaroon tayo ng walk-around review dito. Ano ba yung mga na-miss ko sa part dito? Kasi kung ano lang yung nakikita ko kanina, yun lang yung na-discuss ko. Like yung mga, yung sa taas niya, yung vents niya, tapos may fog lamps dyan, intercooler niya. Mm-hmm. Pero lahat, ano ba yung mga option nito? May mga special part? Sa nasa atin, this is a GSR variant. So, GSR. RS, yun, Rally Sport. So, Rico Suave, RS. Pero lang. Ito, RS, para siyang full option ba? Merong fog lamps, which is yan, rare yan. Rare pa rin yung fog lamps. Kasi hindi lahat merong ganyan. Okay, anong magiging pwesto nung pag wala yung fog lamps? Ayun, butas lang siya? Yes, or? Butas lang siya, open lang siya. Okay. Tapos, yun nga, meron siyang moonroof. Tama, dun sa ibabaw. Meron din siyang wiper sa likod. Nakita ko may wiper. Pero ibig sabihin, sa iba, walang ganyan. Yes, sa iba. Pag GSR kasi, parang full option kompleto siya. Pag RS, yun yung talagang outright, naka-wire wheels lang. Mm-hmm. Ganon, good to go na parang ipangarera ka agad. Okay. Wala aircon. Oo. Parang ganon. Tapos, manual. Pure lang na pang-racing lang talaga, no? So, ito yung parang nandun na lahat. At least, yung comfortability nandun. Yes. Yung pinaka-daily usable niya, yes, nandyan siya. Kita mo na may aircon, bro. Malamig. Tama, kasi 22 years old na eh. Pero ang tanong ko lang, kasi syempre, like, sa akin, sa Camaro ko, na RS lang rin yun eh, napapalitan kong ZL1. Eto, may mga version ba siya na ganun? Pwede rin ba siya gayahin? Or paano mo makikita kung ginaya man siya na pure yung
ano, kumbaga Evo 6.5 designated talaga siya na Tommy Makinen edition or parang ganun. So diyan sa pagbubuo, no, marami naman talaga nagbubuo. Ah, marami pa rin. Yeah, so, like, okay. Kasi meron kang Evo 4, meron kang Evo 5, pwede gawing Evo 6 na 6.5. Depende 'yun sa parts na makukuha mo. Okay. Kung talagang meron kang makukuha ang parts na pang Evo 6.5. So ibig sabihin, again, yung mga 3, 4 pwedeng kunin yung From 4 to from 4 lang. To 6 i-convert ng body kit ng 6.5. Okay. Depende sa availability ng parts ng pang 6.5. Like, katulad sa interior niya, wala na masyado. Oo. Kasi tapos na yung production. Oo. Bukod sa kung ano na lang natitira. Kung ano na lang yung nandiyan, which is medyo, alam mo na, pagdating sa mga parts ng Japan Surplus, mataas na rin yung presyo. So ano yung proof of legitimacy ba ng 6.5? Meron ba yan, syempre? Yes, oo. Kasi meron yung fingerprint, like yung mga tinatawag na V-number. No? Okay. Lahat naman ng mga Evo 4.2, Evo 5, Evo 6, I think, as CP9. Kaya lang, sa dulo ng numbers niya, may special number yan para malaman mo kung ano talaga siya, kung 6 lang siya, 5 lang siya, or 6.5 talaga. Even the engine, lahat dyan 4063. Okay. No? Pero after that 4063, meron niyang ibang special letters din. May special letter na. Sa engine ng 6.5 is naging start sa B. BM, BH, ayun, mga ganun. Okay. BJ. Tama, tama. Ayun, very confusing na pagdating sa mga letter-letter. Talagang, ayun, katulad mo eh, makakasagot talaga dyan. Sige. Ayun, maraming salamat. At least nagkaroon ng idea yung mga kaswabe natin. Eh, nakakatuwa kasi, di ba, JDM legend, meron tayo rito. Isipin mo, 2000, ito pa yung sa World Rally. Even ako, hindi ko naman kabisado yung World Rally Championship eh. Pero nung nakita natin to, at least konting research tayo, sino ba to si Tommy Makinen? Siya pala yung at least third placer sa World Rally Championship, no, behind ng mga ano, yung mga French na nananalo rin dati. Yes, so ito Finnish pala ang tawag sa kanila kasi Finland ang Finland. Ano si Tommy Makinen. At saka nasa ano siya ngayon, nasa Toyota. Siya ang tumulong sa develop the Yaris. So para Yaris, para yung mga GR, Gazoo Racing. Gazoo Racing, no, galing. Sige. Yun, medyo ano na talaga siya. Legendary. Legendary na siya. Tsaka 3 years from now, talagang yung shoot up yung pricing niya. Last na manual ko kaswabe, like mga 8 months ago, kaya lang lolo na yun, 1971 na Camaro. Sobrang tagal na. Pero at least eto, napakaganda ng ride condition niya kanina. Yes. Diba? Tsaka yung hataw nandun. Diba? Nag-i-spill yung turbo niya. Tsaka ano yan, period correct. Kumbaga, kung ano yung pwede mong bilhin dati, 2000 sa kasa. Oo. Yun din siya kung ano yung kaharap natin ngayon. Period correct yan. As in, all stock, bone stock. Bone stock. Tommy Makinen 6.5. Oo, wala pang kinalikot, di ba? Ikaw na lang kakalikot dito pag nagustuhan mo. Pag nagkasundo lang. Di ba? Siyempre, matapos maulanan kaswabe, nasabay. Masakit na ulo namin at gutom na kami. Yan. So, kain muna kami. And I'll see you later, kaswabe. Kaswabe, mukhang nabitin tayo Even me. Pag pinabot natin to ng 2,000 likes, promise yan, sabi ni Brother Ron J, dadalhin natin ito sa Clark Speedway para itest natin ang kanyang might, because this is a super rare sports sedan, Evo 6.5 Tommy Makinen Edition. Ang presyo niya as of today, nasa 7 to 10 million pesos. Subscribe ka if you want to see that part 2. Dahil walk around at some details pa lang ang kinuna natin, even the importance of history. Pero sa part 2 again, that's the test drive impression and ang kanyang dynamics. Follow me on Instagram, Rico Suave. And meron tayong merch. Merry Christmas nga pala sa inyo, kaswabe. Binabati ko lahat tayo. Sana maging successful by 2023. Pataasin natin ang optimal level. Sana kasama ko kayo dyan as a Suave Nation. And I am planning na magkaroon tayo ng live and magbigay tayo ng konting gifts para sa ating mga kaswabe. At meron akong importanteng announcement nga pala rito. Okay? So, yun lang. Air Spencer, thank you so much. 90 days na long-lasting freshness sa loob ng iyong cabin. If you want a legit one, nandyan sa description below. Nice ko kayong batiin. Merry Christmas. God bless sa inyo. More power and more performance.